Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito na ang mga eksena ng ating pakaaabangan para sa araw ng Lunes. Labis-labis naman ang kaba na naramdaman ni Camille nang makatanggap siya ng isang tawag mula sa isang lalaki. Nagsasabing kay nakailangan nga raw niyang umakyat sa isang rooftop upang maabutan pa niyang buhay itong si Andre. Isang sorpresa naman ang ginawa ni Andre sapagkat agad siyang nagpakita sa kanyang nobya. Ayon nga kay Camille, natakot nga raw siya at bakit nakangiti nga itong si Andre. Agad naman siyang inalalayan ng binata at sinakay nga sa kanilang helicopter. Hindi naman makapaniwala itong si Camille na magsasightseeing sila ng kanyang boyfriend habang nasa ere. Ayon kay Camille, talagang natakot nga raw siya sapagkat inakala niya na nakidnap na nga raw itong si Andre. Sagot naman ng binata, talagang nakidnap nga raw siya at ang ransom na kanyang kailangan ay ang pagmamahal ni Camille. Humingi naman ng pasensya itong si Andre kung natakot nga raw niya itong kanyang nobya. Sambit ni Camille, natakot nga raw siya ng husto. Ngunit sinabi rin naman ni Andre, mas natakot nga raw siya kay Camille nung makapaghiwalay ito sa kanya. Inakala na nga raw ni Andre na mawawala na ng tuluyan itong si Camille, kaya ngayon kinikidnap niya raw muli ang dalaga. Kilig naman itong si Camille sapagkat napapalibutan nga sila ng napakaraming bulaklak. Tugon naman ni Andre, ang lahat nga raw ng iyon ay para kay Camille. Kinikilig na tanong ni Camille ay kung para saan nga daw ba yon? Ano nga raw ba talaga ang plano ni Andre at bakit dinala siya sa lugar na ito? Sagot naman ni Andre, willing nga raw kasi itong si Camille upang isalba ang kanyang buhay. Ini-entertain pa nga raw ng dalaga ang kanyang mga kidnappers. Sagot naman ni Camille, seryoso nga raw siya. Sagot naman ni Andre, seryoso din daw siya. Dati nga raw ay willing na itong si Camille na iligtas ang kanyang buhay. Ngayon naman ay handa na nga raw ang dalaga upang itaya ang kanyang buhay. At dahil handa naman daw itong si Camille na itaya ang kanyang buhay, bakit hindi pa raw siya samahan ito for the rest of his life? Sa pagtingin nila sa langit, nagulat na lamang itong si Camille na makita niya ang proposal ni Andre. Will you marry me? Wika ni Andre, nais niya nga raw tanungin itong si Camille ng will you marry me sa harap ng kanyang pumanaw na ina. Inabot niya nga sa dalaga ang kanyang maliit na box na naglalaman ng mga liham ng nanay nito. Natatawang tanong ni Camille ay kung bakit nga sa kanya nga raw yun. Tanong ni Camille ay kung dinala nga raw ba siya doon ni Andre upang malapit sa kanyang ina. Sagot naman ni Andre, alam nga raw ng kanyang nanay Elvie kung ano ang kanyang plano. At siya nga rin daw ang nagsabi sa kanya na sa tuwing magdedesisyon nga raw itong si Camille ay palagi niyang kasama ang kanyang mamay. Dagdag pa ni Andre, doon nga rin daw niya malalaman ang sagot sa kanyang katanungan. Hindi nagtagal ay niyaya na nga ni Andre itong si Camille sa puntod ng kanyang ina. Kwento naman ni Camille ay napakalaki nga raw ng kanilang pamilya at siguradong alam naman daw ng kanyang mamay na gusto nga rin daw niya magkaroon ng sarili niyang pamilya. Sagot naman ni Andre ay kabaliktaran nga raw siya ni Camille sapagkat nang nakilala nga raw siya nito ay wala nga raw siyang sariling pamilya. Ni wala nga raw siyang maisip na gustong makasama habang buhay sapagkat para sa kanya nga raw noon, he is the one. Siya nga lang daw ang tanging tao na kayang mag-alaga noon sa kanyang sarili. Inisip niya nga daw na kaya niyang mag-isa. Inalala ni Andre ang kanilang nakaraan kung saan iniligtas nga siya ni Camille mula sa pagkakalunod. Si Camille nga rin daw ang humatak sa kanya at humila upang hindi siya mahulog sa rooftop. Pero nagbago nga daw ang lahat mula nang makilala niya itong si Camille. Siya nga rin daw ang nagturo sa kanya upang magpatawad. Seryosong sinabi ni Andre na tanging si Camille nga lang daw ang nagmahal sa kanya ng ganito. At sinabi din niya sa dalaga na si Camille nga lang din daw ang minahal niya ng ganito. Kaya naman sa harap ng kanyang mamay ay muling tinanong ni Andre itong si Camille ng mga katagang, "Will you marry me?" Pabirong sinabi rin ng binata na sana naman daw ay bigyan ni mamay ng blessing ang kanilang pagsasama. Agad nga nilang binuksan ang isang box na puno ng liham ng kanyang nanay na pumanaw. Nakuha ni Camille ang isang liham na nagsasaad na kung sakaling mahanap na nga raw niya ang taong kanyang mahal at posibleng mawala ito sa kanya, at kung may pagkakataon nga raw na pigilan niya ito, huwag na nga raw siyang magdalawang isip pa. Hawakan na niya ito ng mahigpit upang hindi na mawala. Nang muli siyang tanungin ni Andre kung ano nga daw ba ang sagot ng kanyang ina, ay inilabas na nga nito ang hawak niyang singsing. Muli niyang inulit ang mga katagang, "Will you marry me?"
Agad naman na ipinakita ni Andre ang singsing sa dalaga. Napangiti naman ang husto itong si Camille nang makita niya ang alay na pag-ibig ni Andre. Hindi na nga to nagdalawang isip pa at sumagot ng oo. Agad ngang inilagay ni Andre sa kanyang kamay ang napakagandang singsing na tanda ng kanyang pagmamahal. Sa labis na kasiyahan nito ay isang matamis na halik naman ang binigay ni Andre.